Magandang umaga, mga Kamarites. Ito ang balitang trending ngayon sa social media. Congressman Acop sumabog na sa galit sa PNP dahil na-involve na nga ibinalik pa sa pwesto. Pero bago natin umpisahan ang lahat, mga Kamarites, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na aming i-upload in a future. Sa pagdinig sa kamera kaugnay sa cover up ng Mayo case at 990 kilos na droga, ginisa ng husto ang PDEG director dahil sa kapalpakan na kinasasangkutan ito, lalo na sa pag-reinstate o pagbalik sa pwesto ng mga opisyal na nagtanggal sa serbisyo dahil sa involvement ito sa bawal na gamot. Matatandaang nasa watchlist noon ng Philippine National Police sa administration ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte si Police Lieutenant Evanyes na natanggal sa serbisyo. Ngunit ibinalik ito ng director ng PDEG o Philippine National Police Drug Enforcement Group na si Police Major General Elcio Cruz na labis namang ikinagalit ni Congressman Acop. Hindi na nga maubusan ng kontrobersya ang nganay ng kapulisan. Matatandaang sumabog din ang balitang cover up sa isang tulinadang bawal na gamot na nahuli noong nakaraang taon. Iginiit din ni Brigadier General Narciso Domingo Hipe ng PDEG na malinis ang kanyang konsensya matapos na madawit ang kanyang pangalan sa umano'y pagtatapik kay Police Master CGT Rodolfo Mayo Jr. o kulsa 990 kilos na bawal na gamot noong October 2022 nang tinanong ni Congressman Acop ang mga PNP na involved sa kaso ni Mayo na nahuli na ba si Police Colonel Evanyes noon pa. Sagot naman ito na wala di umanong record sa SITG itong si Lieutenant Colonel Evanyes. Ngunit nasupalpal sila nang sinabi ni Congress Acop na noong 2006 na aresto ng PDEA si Police Lieutenant Colonel Arnolfo Evanyes at si Police Major Ven Benedo Ridado ay kasalukuyang nasaan sa Pampanga. Bilang PDEG at CIDG officer, aniya sa Kongresta, Police Lieutenant Colonel Arnolfo Evanyes and Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. magkasama na sila noong 2020 pa noong ginawa nyo ito. Ngayong sino ang may kasalanan, alam nyo na pala na involved sa bawal na gamot ibinalik nyo pa sa PDEG. You were once a commander of PDEG, right? June 3, 2020, na reassign si Colonel Evanyes at Sergeant Mayo and Police Senior Master Sergeant Jimenez to PDEG. Kayo rin ang may kagagawan. Wala kayong ginagawa, nagkakamali ang mga tao nyo, eh. Kaya tumitigas ang ulo. Nang lumabas nga ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon nga sa kanila, ayon kay Domingo Careno, nakasanayan na yan nila embes magpatupad ang batas sila pa ang hinuhuli ng batas, nakakaya alisin na yan. Ayon kay Rodel Cheba, kawawa naman ang mga biktima ng illegal drugs to serve and protect. Sana ang mga trabaho ng pulis sila din gumagawa ng kalokohan, dinadamay nila ang ibang pulis nagtrabaho ng maayos. At ayon naman kay Ana Magotal, nakakahiya naman tong mga pulis na ito ay hindi pa makontento sa kinauupuan, gumawa pa ng masama, pati ang matitinong pulis na damay sana tanggalin mga yan, di nila deserve na silaw sa pera. At ayon naman ka Fiba Sete, ngayon nalantad ang lahat sa social media, kitang kita at bulgaran ang takipan, mga mataas sa hanay ng mga
Generals, ay ewan takipan at pera-pera lang talaga, mga pulis halos lahat may car na mamahalin, samantalang mga OFW halos di makaya bumili ng car or sariling bahay, talaga garapalan. And Press, better than Roddy. Mas mabuti daw yung pagtrato ng Marcos administration ng Pangulong Bongbong Marcos sa press kaysa kay Maudix. Ha? Sabagay, totoo naman po. Kahit minsan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos during the election campaign, medyo mailap sa media, sa mga pagpapa-interview. Pero yung pagtrato niya, mga kababayan, sa mga taga-media, mas mabuti naman as compared kay ano, kay Maudix. Kasi yung panahon ni Maudix, kahit na ngayon, minumura-mura niya yung... Di ba? Pinapaya niya, minumura-mura niya yung mga reporters. Ito yung sabi dito, mga kababayan, sa report ng ano ba to? Daily Tribune. Sabi dito, the Philippines placed 132nd out of 180 countries in this year's World Press Index, with the country's media described as extremely vibrant despite the government's targeted attacks and constant harassment since 2016. So yung data nila, mga kababayan, mula noong 2016, may targeted attacks daw and constant harassment. According to a report by Reporters Sans Frontiers, Reporters Without Borders or RSF, published on May 3, World Press Freedom Day, the country now climbed 15 spots from 147 last year. So, ibig sabihin, gumanda, mga kababayan, yung pagtrato. Di ba? Maganda magtrato ang mga Marcoses sa media. Iyon man talaga po yung totoo. Mahaba yung pasensya ng mga Marcoses, mga kababayan, sa media. Ngayon nga, si President Bongbong Marcos, kahit laging may pahaging yung mainstream, hindi lang pinapansin. Kaya yung iba, medyo nagbago na rin ang pagtrato sa ating Pangulo. Siguro, nakonsyensya na rin. Diba? Kasi nangyayari, pag umaatake sila, sinisiraan yung ating administrasyon, nagbabackfire sa kanila. So, imbes na yung mga mamamayan na nanonood sa kanila o nagbabasa sa kanilang mga column, they are totally rejected. Iniiwasan na silang panoorin. Nandun na yung mga mamamayang Pilipino sa mga vloggers. Sabi rito, despite the improvement, RSF averred that the election of Ferdinand Bongbong Marcos Jr. as president in May 2022 was very unsettling for most Filipino journalists. Siyempre naman, kasi yung sinuport ninyo na ano, na kandidato sa pagkapangulo, talo. Di ba? So, siyempre, yung feeling ninyo, rejected kayo. Pero kayo man lang ang may feeling na ganon. Di ba? Yung naging fear lang po. At yun na nga, mga Kamarites, ano na ang masasabi mo? Nagustuhan mo ba ang videong ito? Comment yun na yan sa baba, mga Kamarites, para iisa-isahin ko yung babasahin. At huwag nyo rin kalimutang mag-like and of course, share ang video na ito para mas marami pang makalam sa makabuluang videong ito. Maraming salamat po!